idol at kabayan, good news na naman! Philippine Navy magpapadala ng engineer sa Fuga Island. Hindi lang yan, maglalagay ng radar, littoral monitoring station at marami pang iba sa isla ng Fuga. Wow! Yan ang the best action agad. Now na, ganyan dapat. Suportado ng ating pamahalaan ang mga habang at pagpapalawak ng Armed Forces of the Philippines ng kanilang mga pasilidad para sa seguridad ng ating bayan. Yan ang ating paksa sa vlog na ito. Panoorin, i-like at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat! Sinabi ng Philippine Navy nitong Biyernes na malapit na itong mag-deploy ng mga engineers sa Fuga Island sa lalawigan ng Cagayan upang matukoy ang pinakamagandang lokasyon para sa pagtatayo ng isang iminungkahing naval detachment at iba pang mga kagamitan. Ipapadala namin ang mga engineers ng Navy upang suriin ang lugar kung saan ang pinakamainam na lokasyon para sa naval detachment at para din sa kanila upang makuha ang detalyadong plano sa arkitektura at engineering. Sabi ng punong Navy Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo sa isang pakikipanayam sa mga reporter. Nauna nang sinabi ni Vice Admiral Bacordo na ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na may 20 ektarya sa lugar ng Fuga Island na ibinigay para sa Philippine Navy sa pagtatayo ng isang naval detachment. Ang Northern Luzon Command noong 8 ng Agosto sa pamamagitan ng Naval Forces Northern Luzon ay nagtatag ng isang marine detachment sa lugar upang mabuo at isakatuparan ang mga plano ng Armed Forces of the Philippines upang magtayo ng mga pasilidad sa pagtatanggol sa isla na magsama-sama sa isang protektadong pier, isang naval station at isang littoral monitoring station. Sinabi ni Vice Admiral Bacordo na ang istasyon ng littoral monitoring ay isang pisikal na istruktura na nilagyan ng mga radar, kagamitan sa radio at electro-optical na aparato upang ang lahat ng mga barko sa lugar ay subaybayan at pangangasiwa waan ng mga tauhan ng Philippine Navy. Ang radar at ang electro-optical na kagamitan ay maaaring masubaybayan ang mga barko hanggang 24 na milya o 38.6 kilometer ang layo kung mataas ang iyong lokasyon. Mas mabuti, mas malayo ang maaabot. Kaya maaari mong masubaybayan ang lahat ng mga barko at makikipag-usap sa mga barkong ito, idinagdag niya. Samantala, ang naval detachment ay sinabi ni Vice Admiral Bacordo na dapat malapit sa dagat at sa isang protektadong lokasyon upang hindi nakikita ng mga elemento. Mga idol at kabayan, saan ka pa? Aksyon agad. Yan ang dapat sa ating bansa. Basta para sa kapakanan ng bayan, dapat tayong magkaisa at aksyonan agad ang gagawing naval detachment at paglalagay ng mga kagamitan ng Philippine Navy sa Fuga Island upang mapangalagaan ang seguridad ng bansa ay isang malaking katuparan para sa ating lahat. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines! Mabuhay ang Philippine Navy, mabuhay ang Pilipinas. Laban, Pinas.